Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal ng mga anghel. At itatalakay na natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga tao. Natapos na natin matalakay ang kanila ugnayan sa mga mananampalataya. So ngayon naman, ugnayan ng mga anghel sa mga hindi mananampalataya. At ang ugnayan ng mga anghel sa mga hindi mananampalataya, ito ay ugnayan sa pagitan ng magkaaway. So kaaway ang trato ng mga anghel sa kuffar. Maaring sila ay utusan ni Allah na magpababa ng parusa sa mga hindi mananampalataya. Katulad ng nangyari doon sa nasyon ni Lut alihis salam, at ngayon din isinusumpa nila ang kuffar at iba pang mga katulad nito. So yung panghuling bahagi ng usapin na ito ng pakikitungo ng mga anghel sa mga tao, inshallah, ang usapin ng paghiling ng mga kuffar na makita ang mga anghel. At ito ay nasa anyo ng mga hamon, serye ng mga hamon nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na bakit hindi anghel ang ipinadala ni Allah? Bakit kapwa nila tao? Bakit kapwa nila tao ang ipinadala? So dito sinasabi, وَقَدْ تَلَبَ الْكُفَّارُ رُؤْيَةَ الْمَلَائِكَةِ لِلتَّدْلِيلِ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Gusto nilang hamunin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung totoo siyang propeta, gusto nilang makita muna ang mga anghel. Gusto nilang makita muna ang mga anghel. Sa merong mga hamon ang Quraysh na tinupad ni Allah. Halimbawa yung pagkakahati ng buwan, hamon ng Quraysh yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kumbaga yung iba pang mga tugon ni Allah, laging tugon ni Allah sa kanilang mga hamon. Halimbawa yung tungkol doon sa mga patuloy na digmaan nila ng Quraysh, sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim, yun ay literally hamon, paghamon ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinugunan niyo ni Allah sa pamagitan ng pagpapatagumpay sa mga Muslim sa kabila ng katotohanan na lamang palagi ang kalaban sa bawat digmaan nila. Pero itong hamon ng kuffar, ng Quraysh, na makita ang mga anghel, ito ay hamon na hindi tinugon ni Allah sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ipinakita sa Quraysh ang mga anghel. At actually, sa lahat ng mga propeta, never na nagpakita ang mga anghel sa sino man. Hindi sila nagpakita sa sino man, liban na lamang siyempre sa anyong tao. Kumbaga, nanakita sila ng kuffar sa anyong tao. Nakita lamang sila ng mga kuffar sa anyong tao, pero hindi sa totoo nilang anyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, nakita niya si Jibril alayhi salam sa totoo nitong anyo. Dalawang beses, doon sa unang bahagi ng kanyang pagkapropeta at doon sa Al-Isra o Al-Miraj, na nakita niya si Jibril alayhi salam sa Sidratul Muntaha, yung kahuli-hulihang puno sa pagitan ng mga nilikha at ng paraiso. Nakita niya doon si Jibril alayhi salam sa tunay nitong anyo. Pero hindi pinakita ni Allah ang sino man sa mga anghel sa kuffar ng Quraysh bilang tugon sa kanilang hamon. Fa'akbarahumullahu anna al-yawma alladhi yarawna fihi al-malaikata yawma syu'mu alayhim. Bagkus ang sinabi ni Allah ng araw na makikita nila ang mga anghel ay ang araw na magiging masama para sa kanila. Ang araw na magiging masama para sa kanila.
idil kufaru yarawnal malaikata indama yuhillu bihim al-adab. Makikita lamang nila ang mga anghel kapag ang mga kufar ay makakakita sa kanila sa pagbaba ng kanilang mga parusa o sa pagbaba ng parusa sa kanila. Yun na lang ang araw o pagkakataon na makikita nila ang mga anghel. At syempre, ang panahon na ito na makikita nila ang mga anghel na darating sa kanilang parusa, so maaaring ito ay mangyayari katulad doon sa naunang mga nasyon na maaaring nakikita ng mga kuffar ang anghel habang pinarurusahan sila. At syempre, maaari rin namang mangyari ito doon sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom o kahit sa impyerno, kung gugustuhin ni Allah. At syempre, makikita ng kuffar ang mga anghel aw endama yanzilul insanul maut. Kapag ang tao ay dumating na sa kanyang kamatayan, wayukshafu anhul gata, at matatanggal sa kanyang paningin ang tabing ng al-gaib, ay makikita niya ang mga nalilingid. Na sa oras ng kamatayan ng sino man, sinasabi na makikita talaga nila yung anghel ng kamatayan. Makikita rin nila ang mga anghel na kasama ni Malakal Maut. Marami sila na bababa. Katulad dun sa aya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. So yung tinukoy dun, malaika, mga anghel. Tunay na yung mga nagsabi ng aming Panginoon ay si Allah. At pagkatapos ito, sila ay nagpakamatuwid. Bababa sa kanilang mga anghel, at ang tinutukoy dito ayon sa tafsir ay sa panahon ng kanilang kamatayan. At ang mga anghel ay magsasabi sa kanila, huwag kayong matakot at huwag kayong malulungkot. Wabshiru biljannatil lati kuntum tu'adun, at tanggapin ninyo magandang balita ng pagpasok sa paraiso na ipinangako sa inyo. So may kita nila yung mga anghel. At kakausapin pa nga sila ng mga anghel. Para sa mga mananampalataya at para sa kuffar, ganun din. May kita nila yung mga anghel, at kapag hinihila na, pilit na hinihila ng anghel ng kamatayan at ng iba pang mga anghel yung kaluluwa na ayaw lumabas mula sa katawan nito, yung kaluluwa ng kuffar, sasabihin ng mga anghel na lumabas ka, masamang kaluluwa, patungo sa parusa ng iyong Panginoon. Lumabas ka, masamang kaluluwa, patungo sa parusa ng iyong Panginoon. So magkaiba ng trato, magiging magkaiba ang trato ng anghel, ng mga anghel sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya doon sa kanilang kamatayan. Siyempre, may kita rin ng mga tao ang mga anghel sa libingan. Pangunahin na doon, siyempre, sina Munkar at Nakir. So hindi sila, hindi tinugon ni Allah yung hamon ng Quraysh na makita ang mga anghel dito sa mundong ito, pero tiyak na makikita nila sila sa kabilang buhay o kahit sa kamatayan nila mismo, at yun ay magiging araw na masama para sa kanila. At si Allah subhanahu wa ta'ala nga, hindi siya tatanungin tungkol sa ano man ang gusto niyang gawin. Tunay na si Allah ay hindi tatanungin kung anong gusto niyang gawin bago sila ang tatanungin sa kanilang mga ginawa. Gagawin ni Allah ang kanyang gusto. Kaya ang sinabi, di ba, Suratul Buruj, fa'alun lima yurid. Si Allah ang gumagawa ng anumang gustuhin niyang gawin. Si Allah ay gagawa ng anumang gusto niyang gawin. So merong ayah, this is Suratul Furqan, chapter 25, verse 21 to 22. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Sasabi ng mga hindi naghahangad ng pakikipagharap sa amin kay Allah. Nang ibig sabihin dito na hindi nila hinahangad na makaharap si Allah, hindi talaga sila naniniwala actually. Hindi sila naniniwala na may araw ng paghuhukom, o hindi sila naniniwala na makakaharap nila si Allah at tutuusin sila ni Allah.
Kasi may mga kuffar, meron silang paniniwala na ang anumang, kung meron mang kabilang buhay, mabuti lang ang makakaharap nila doon sa kabilang buhay. Hindi sila mananagot sa anumang kanilang ginawang masama. Ganun kasama yung kanilang masamang pag-aakala. Kumbaga, na naghahangad sila ng kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay kahit wala naman silang pagsunod kay Allah. Ganito sila katindi na nalinlang ni Satanas. Itong mga tao na ito. Sinabi ng mga hindi naghahangad ng pagtatagpo namin, bakit hindi ipinadala sa amin ang mga anghel? O bakit hindi namin nakikita ang aming Panginoon? Siyempre, itong sinasabi nila na ito ay sinasabi nila bilang paghahamak. Hinahamak nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na parang sinasabi nila, kung totoo kang propeta, eh ba't di namin nakikita yung mga anghel? At ba't di namin nakikita si Allah? So gumagawa sila kumbaga ng isang kondisyon na hindi naman talaga matutupad bilang justification ng hindi nila paniniwala. Parang isinisisi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hindi nila paniniwala. Hindi mo pinakita yung anghel eh, hindi mo pinakita sa amin si Allah, hindi talaga kami maniniwala sa iyo. O ba't kami maniniwala sa iyo? Parang ganun yung gusto nilang sabihin. At ganito yung mga ano nga, yung mga narcissist. Kayang-kaya nilang baligtarin yung mga katwiran o yung mga pangyayari. Babaligtarin nila at ikaw yung magmumukhang mali at ikaw yung magmumukhang masama. Kaya maingilag kayo sa mga tao na ganun. May iba't ibang ano, may iba't iba silang mga taktika. Halimbawa yung pagpapanggap na biktima. So aapihin ka nila tapos kapag ipagtatanggol mo lang sarili mo, asta sila na biktima. O mayroong mangyari tinatawag na gaslighting, yung babaguhin nila yung version nung nangyari nung nakaraan at palalabasin na ikaw ang may sala, ikaw ang mali. At iba't iba pang mga katulad nito. So ganito yung ugali na pinapakita ng Quraysh. Gusto nilang gumawa ng argumento na lilitaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may kasalanan, bakit hindi sila naniwala. Kasi sinasabi nila, bakit hindi mo pinakita sa amin ang mga anghel at bakit hindi namin nakikita si Allah? Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Sila ay mga nagmayabang, nagmalaki, o nag-akala ng mataas na pag-aakala sa kanilang mga sarili at sila ay nagmalaki ng matinding pagmamalaki. So ito na yung pinakamatinding yabang, kumbaga, na kumbaga, hangad nila na pangibabawan, hindi lamang yung kanilang kapwa-tao, hangad nila na pangibabawan si Allah sa pamagitan ng paghahamak sa kanyang sugo. Yun nga, hindi nga tinupad ni Allah yung kanilang kagustuhan. Hindi pinakita ni Allah ang mga anghel sa kanila at hindi pinakita ni Allah sa kanilang kanyang sarili. Eh bakit naman gagawin yun ni Allah? Dahil lang sa hiling ng kuffar. Na kung tutuusin nga, kaya itong gawin ni Allah. Pero syempre, si Allah katulad ng nalalaman natin palagi tungkol sa qadar, bago pa umiral ang lahat, nalaman na ni Allah ang lahat ng bagay. At nalaman na ni Allah ang lahat ng mangyayari at ang magiging resulta nito. At nalaman na ni Allah kung ano yung mga hindi mangyayari, kung sakaling mangyayari ito. At alam niya magiging resulta ng mga bagay na hindi mangyayari, kung halimbawang mangyayari ang mga bagay na ito. Kasi nga, hindi pinagbigyan ni Allah yung kuffar, kasi nga, alam na rin niya na ano man yung gawin niya, hindi rin sila maniniwala. Okay, katulad nga yung sinasabi, di ba, yung ano, yung aya, yung mga namatay ng kuffar, sasabihin nila, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sasabihin nila, O Allah, ibalik mo ko sa buhay, ibalik mo ko dun sa mundo ng mga buhay para gagawa ko ng mabuti doon sa buhay na kanyang iniwan. Pero alam ni Allah, kahit ibalik siya doon sa buhay, hindi rin naman siya mananampalataya. Alam ni Allah na hindi rin naman siya mananampalataya kasi
Alam ni Allah lahat. Perpekto ang kaalaman ni Allah. Kahit yung mga bagay na hindi mangyayari, alam niya kung anong mangyayari kapag nangyari man yun. Ganun ka-perpekto ang kaalaman ni Allah. Kaya yun ang dahilan kung bakit sa kadar ngayon, kumbaga lahat na itakda na. At ngayon tayo nilikha ni Allah para tuparin na lang kung ano ang nilikha, kung ano ang itinala ni Allah. Kasi ngang kadar, para maunawaan talaga ito ng Muslim, meron itong apat na haligi. Yung kaalaman ni Allah, perpektong kaalaman ni Allah. Yung pagnanais ni Allah, makatarungan na pagnanais ni Allah. At yung kanyang pagtatala na malawak, kumbaga na itala na niya ang lahat. At syempre sa kanyang pagkakalikha na kung ano yung nalaman ni Allah sa mga bagay na ito na nalaman niya, pipili siya ng mga magugustuhan niya na mangyari. At sa mga magugustuhan niya na mangyari, ang mga ito itatala niya doon sa Lawhul Mahfuz. Na doon nakatala na ngayong kadar. At mula doon sa Lawhul Mahfuz ay lilikhain niya, ayon sa nakatala sa Lawhul Mahfuz, lilikhain niya ang mga nilikha para gawin na lang nila kung ano ang nalaman ni Allah, nagustuhan ni Allah at itinala ni Allah. So lahat tayo ngayon tinutupad na lang natin yung kadar o yung pagtatakda ni Allah. So sinasabi natin, parehong umiiral ang free will at ang kadar ni Allah. Pero ang free will na ito, noon pa ito nalaman, sa kaalaman pa lang ni Allah, nakita na niya kung ano magiging resulta ng ating free will. Kaya nga, ginagabayan niya kung sinong karapat dapat sa gabay. At inililigaw niya kung sinong karapat dapat sa ligaw. Ganun ang tamang pag-unawa sa kadar. Kasi kung mamimiloso po kaso isapin ng kadar, dalawa lang pupuntahan mo. Itatanggi mo ang kadar o itatanggi mo yung free will. Itatanggi mo ang kadar, isipin mo puro free will ang umiiral sa tao, katulad ng kadariya. O itatanggi mo ang free will at iisipin mo na pinipilit lang tayo ni Allah na gawin ang gusto niya, katulad ng Jabriya. Pero hindi. Bago pa tayo likhain ni Allah, nakita na niya na magiging tarantado pala tayo, tapos magtatawba pala tayo, magbabalik loob, tapos karapat dapat pala tayo sa gabay at karapat dapat tayo sa paraiso. Alam na niya yun lahat. At merong maaring may iba sa atin, o matuwid nga, mukhang banal, o ginabayan niya sa Islam, pero ipokrito pala, na bandang huli, mamamatay na wala sa Islam, tapos mapupunta sa impyerno. Nalaman na yun ni Allah. Nalaman na yun ni Allah. Kaya itong apat na ano na ito, haligi ng kadar, dapat makabisado nyo. Yung kaalaman ni Allah, yung kaalaman niya na perpekto, yung pagnanais ni Allah, yung irada, yung pagnanais niya na makatarungan, at syempre yung malawakan na pagtatala ni Allah, ibig sabihin lahat tinala na niya, at panghuli yung paglikha. Ililikhain ni Allah kung ano lang yung naitala doon. At hindi magmimintis ang kadar. Kung ano yung tinakda ni Allah, yun lang ang mangyayari. Kung ano yung tinakda ni Allah, yun lang ang mangyayari. Ganun natin inuunawa ang kadar. Kasi limbawa niya yung mga kuffar, marami sila kung ano nung naiisip eh. Halimbawa doon sa ano, yung final destination, alam niyo yun, yung serye ng mga pelikula, limang pelikula yata yun eh. Nangyayari yung mga ganong mga pangyayari kasi daw si Satanas, kasi raw yung malakalmote, yung anghel ng kamatayan, pumalpak. Hindi niya sila napatay doon sa unang pagkakataon pa lang. Kaya yung mga naligtas, hinahabol sila ngayon ni kamatayan kuno, sabi nila, para patayin din. At namamatay sila sa kahindik-hindik na mga pangyayari. Imposible yun. Ang mga anghel, imposibleng papalpak. Ang mga anghel, perpekto nilang matutupad ang iniutos sa kanila ni Allah. Kaya kafir talaga yung mga Shia eh. Lalong-lalo na nga yung sekta ng Alawiya, yung mga Shia sa Syria, naniniwala sila, pumalpak daw si Jibril alayhis salam, sa halip na kay Ali, ibibigay ang risala. Binigay ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waliyadu billah. Kafir talaga. Kufur ang kanilang pinaniniwalaan. Eh bakit gagawin yun ni Jibril alayhis salam? Paano siyang papalpak? Paano niya mapagkakamalian
na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali. E bata pa lang si Ali nung dumating yung mensahe. 8 taon pa lang siya. Hindi alam ni Jibril yung pinagkaiba ng 8 taon na bata sa 40 years old na matanda. So, imposible yung sinasabi nila. So, ganito natin inuunawa ang tungkol sa bagay na ito na si Allah, alam na niya. Kahit ipakita pa niya yung mga anghel o magpakita man siya sa kuffar, hindi rin maniniwala yung mga yun. Hindi rin maniniwala ang mga kuffar na yun. Bagos yung mga bagay na ito ay sinasabi lamang ng kanilang mga dila. Sinasabi lamang ng kanilang mga dila. Yung kaalaman ni Allah subhanahu wa kung ano, kung iisipin natin, hindi natin maarok talaga yung pagiging perpekto ng kaalaman ni Allah. Kasi kung sa panahon natin ngayon, ha, bigyan ko kayo ng idea, yung sa kaalaman ng tao, paano na pe-predict ng tao yung weather, yung panahon? Sasabihin nila ngayon, sa araw na ito, merong 50% chance na pag-ulan, 90%. Kasi kumbaga, pinag-aralan na nila yung mga nangyari nung nakalipas. At pinag-aralan nila yung mga factors. Low pressure area, yung direksyon ng hangin, kung amihan ba, habagat, o kung ano-anong bagay. Yun palang sa kaunting kaalaman na yun ng tao, nahuhulaan nila kung ano magiging panahon. Bukas hanggang sa susunod na linggo, maasahan na nila yung kung ano yung posibleng panahon. Siyempre, nasa pagtatakda yun ni Allah. Ang tinutukoy ko rito, kung sa kaunting kaalaman, nakapag-desisyon ng tao ng gano'n, di paano pa kaya si Allah? Nakita niya ng lahat. Kaya mula roon ay nakikilala na ni Allah kung sino ang karapat-dapat sa pagkaligaw at sino ang karapat-dapat sa gabay. Kaya dito nga, hindi sila pinagbibigyan ni Allah na makita siya. Okay? Kasi sabi nila, gusto namin makita si Allah, gusto namin makita mga anghel na parang sinisisingan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila naniwala kasi hindi nila nakita yung mga anghel at si Allah. Sinasabi lang nila yun. Sinasabi lang nila yun. Bagkus sila ay nagmamalaki ng matinding pagmamalaki. At yun nga sinabi ni Allah, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا. Sa araw na makikita nila ang mga anghel, ay walang matatanggap na magandang balita ang mga makasalanan, ang mga mujrimin. Mujrim, literally, ibig sabihin na mujrim, kriminal o makasalanan. Salarin, may sala, kumbaga. Lahat ng yon ay, lahat ng mga kuffar, kumbaga sa araw na makikita nila ang mga anghel, at na tinutukoy nga rito yung iba't ibang mga panahon na makikita nila ang mga anghel sa kanilang kamatayan o doon sa libingan o doon sa araw ng paghuhukom, ito ay araw na walang mabuting balita para sa kanila. Lahat ng magandang balita ay ipagbabawal sa kanila. Dahil ang mga anghel mismo ang magsasabi, wayakulun, sasabihin sa kanila ng mga anghel, hijran mahjura. Sasabihin sa kanila ng mga anghel, ang anumang mabuting balita ay ipagbabawal sa inyo. Ibig sabihin, wala silang matatanggap na anuman mula sa mga anghel, liban na lamang sa masamang balita. At walang mangyayari sa kanila, liban na lamang sa masama. Kasi ito ang naging tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kahilingan ng mga kuffar na makita ang mga anghel. Siyempre, yung mga kuffar na laman natin, hindi naman talaga nila nakita yung mga anghel, pero ang dami nilang estatwa, ang dami nilang drawing, ang dami nilang mga kumbaga ano, mythology, mga paniniwala, mga haka-haka o mga kwento tungkol sa mga anghel. Pero lahat ng ito ay walang batayan. Lahat ng ito ay walang batayan. Ang mga kwento nila tungkol sa mga anghel actually ay tinipon na lang nila, pinaghalo-halong kwento galing sa Biblia, galing sa mga Babylonian, galing sa iba't iba pang mga relihiyon, kahit sa mga pagano, kahit sa mga Hindu, sa mga Buddhist, sa mga animist, pinaghalo-halo nila. Pati mga katangian ng ibang mga
Kumbaga, supernatural na mga nilalang, iniugnay nila sa mga anghel. Halimbawa yung mga diwata, mga engkanto, ganun, iniugnay nila sa mga anghel. Kaya nga, sa mga kufar, tuwing nang ilalarawan nila yung mga anghel, palaging ano, nasaan yun ng tao? Nasaan yun ng tao? Bawa dito, di ba? Ang patron dito, San Gabriel, eh, may anyong tao yun. Si San Miguel, yung nando sa Hinebra, anyong tao. Kasi, kumbaga, nagmalabis na sila sa kanilang imahinasyon. Pero actually, kung titingnan natin kahit sa Biblia, yung sa Old Testament, paano inilarawan ng mga anghel, wala namang anyong tao na tinukoy. Meron nga mga anghel dun, buong katawan, mata. Puro siya pakpak na may mata. Hindi siya anyong tao. Si Jibril alayhi salam, inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may 300 na pares ng pakpak, pero hindi inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tunay na anyo ni Jibril alayhi salam bilang anyong tao. Bilang anyong tao. May ilang mga nababanggit sa hadith yung pakpak. Halimbawa na hinukay ni Jibril alayhi salam sa pamagitan ng pakpak niya yung Zamzam, o yung dito natalakay natin yung Sodom at Gomorrah, binuhat ni Jibril alayhi salam sa pamagitan ng dulo ng kanyang pakpak. Pero walang binanggitan ng klaseng pakpak yung itsura nun. Pakpak ba ng manok? Pakpak ng pato o kung ano-ano? Walang ano, walang batayan kung ano ang itsura ng mga anghel. Kasi wala namang kufar, walang kufar na buhay ang nakita ng anghel para mailarawan niya sa mga tao na ganito ang itsura ng mga anghel. Bagos yung mga anghel na nababanggit sa mga kwento na may tsurang tao o nagkakatawang tao, tapos magkipagrelasyon sa tao, tapos kakaroon sila ng anak o kung ano-ano pa, walang batayan yun. Lahat ng yun ay pawang inimbento lamang nila. Okay, yung baby pag mamatay, magiging anghel, yung mga kerubin, yung baby na madalas pinipainting, may pakpak na maliit, kita yung puwet, walang diaper, walang lampin, walang ganun, walang batayan ng mga bagay. Actually, kinuha na nga lang nila talaga yung mga yun sa Greek tsaka Roman mythology. Kung paano inilarawan ng mga Griego at ng mga Romano yung mga pinaniniwalaan nilang mga banal na nilalang, kumbaga. Kasi kahit yung mga Diyos nila, actually, ano eh, nilalang lang din eh. Halimbawa si Zeus doon sa Greek mythology o si Jupiter sa Roman mythology, may tatay yun. May tatay siya, si Saturn. So sila mismo ay nilalang lang din. Kaya nga yung, nung nabuo yung Roman Catholic Church, puro paganismo na yun na naghalo-halo. Hinalo nila sa Kristyanismo. Pero sa totoo niyan, mas malaking bahagi ng Roman Catholicism ang paganismo. Kahit doon sa Trinity, yung doktrina ng kapanganakan ni Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, doktrina yan ng mga pagano. Yung paniniwala nila sa pagkamatay, tapos nabuhay muli, yun ay doktrina rin ng mga pagano. At iba't iba pa, yung mga pagkakaroon ng mga santo, na bawat pangangailangan mo, meron kang isang particular na santo na dadasalan, lahat yun pagano. Yung kanilang mga selebrasyon, Pasko, Valentines, Araw ng Mga Patay, yung pagkakapako kay Jesus, yung ano, yung Kwaresma, yung Holy Week, lahat yun ay, nung una, meron nang mga pagdiriwang sa mga panahon na yun. Halimbawa nga yung ano, yung Araw ng Mga Patay, ang Halloween o Hallow's Eve, October 31 ng gabi, bago mag-November 1, yun ay araw ng pagtitipon ng mga mangkukulam. At ginawa na lang nilang Araw ng Mga Patay. At dahil natatakot yung mga tao, tinawag na lang nila na All Saints Day, Araw ng Mga Santo. Pero kung titingnan nyo, All Saints Day siya sa kalendaryo nakasulat. Pero yung dinidisplay ng mga tao, puro kamatayan, demonyo, kalansay, mga mangkukulam. Kasi yun talaga siya. Tapos yung Valentine's Day, oras yun o panahon yun ng, ano, ng kahalayan. E kaya ngayon, yung Valentine's Day, hindi pagmamahal lang umiiral, libog. Hindi, kasi yun talaga siya, yun ang umiiral sa
kanya. Tapos yung Pasko. Ang Pasko ay yun nga, birthday ni Saturn. At sa Pasko lumilitaw dito yung mga simbolismo na hindi naman Kristiyano. Christmas tree, wala namang binabanggit na Christmas tree sa ano eh, sa Bible. Santa Claus lalo na. Walang Santa Claus sa Bible. Walang Rudolph the Red-Nosed Reindeer doon at kung ano-ano pang simbolismo sa Pasko. Lahat 'yan puro ano, puro pagano. So si Allah alam na niya yung tungkol sa mga bagay na ito. Alam na niya na yung mga kuffar na yon na sumunod sa mga relihiyon ng mga pagano, ikarapat-dapat sila sa pagkaligaw. Karapat-dapat sila sa pagkaligaw. Kaya nga, ang sino mang kuffar, halimbawa na kalaunan ay mamamatay sa Islam, eh, nakita na rin ni Allah yung bagay na yon at pinahintulutan niya nga na may tala at yun talaga ang mangyayari. Kaya nga merong hadith, di ba, na ano, yung isang ano na lang, isang dangkal na lang ang pagitan ng tao at ng paraiso, kumbaga, tapos nang namatay siya, napunta pa siya sa impyerno. Kasi nakatakda talaga siya para sa impyerno. Bago pa siya likhain ni Allah, nakita na ni Allah na karapat-dapat siya sa impyerno. At hindi naman baligtad, pwede rin, isang dangkal na lang pagmamatay siya, isang dangkal na lang nasa paraiso na siya. O nasa impyerno na siya pero naging matuwid siya at napunta pa siya ng paraiso. So pwede mangyayari. Halimbawa yung ano nga, yung nakapatay ng 99, di ba? Yung nakapatay ng 99, nung namatay siya, nag-away pa yung, hindi ba nag-away, nagtalo pa yung mga anghel. Yung anghel ng habag at yung anghel ng parusa. Yung anghel ng habag, yun yung kasama ng malakalmot kapag mabuting tao yung kukunin nila mananampalataya. Yung anghel ng parusa, yun ang kasama ng malakalmot kapag kuffar ang kukunin nila o makasalan ng Muslim. So hanggang sa nung susukatin na lang daw kung saan siya mas malapit, sa mga Muslim ba o doon sa lugar ng mga kuffar kung saan siya nang galing, pinaikli ni Allah yung lupa patungo doon sa pupuntahan niyang mga Muslim at kinuha siya ng mga anghel ng habag. So lahat yun nalaman na ni Allah. Nakarapat dapat pala yung tao na yun sa kanyang habag. At dito nga rin, sa tinatalakay nga natin, nalaman na ni Allah, ipakita man niya yung mga anghel sa kuffar ng Quraysh, kina Abu Jahal, magpakita man siya kina Abu Jahal, di rin sila maniniwala. Hindi rin sila maniniwala. Kaya tinakda na ni Allah na makikita nila ang mga anghel sa mga araw o panahon na magiging masama para sa kanila. Sa kanilang kamatayan, doon sa kanilang mga libingan, at syempre doon sa araw ng paghukom o kahit sa iba pang mga lugar na gustuhin ni Allah. Katulad sa impyerno, dahil kahit sa impyerno, ang bantay naman doon ay anghel, alhamdulillah. So dito nagtatapos ito. So meron na lang isang chapter, tapos matatapos na natin ito. Tapos babalikan na natin libro tungkol sa mga jinn. Tungkol sa mga jinn. At dalawang chapter pa pala. Si panghuling chapter ito, yung mga anghel at ang iba pang mga nilikha ni Allah. Ba, yung anghel na nagbubuhat ng trono ni Allah, yung mga anghel ng kabundukan, at yung mga anghel na may kinalaman sa ulan, pagtubo ng halaman, at iba pa. At panghuling chapter, sino ba ang mas nakahihigit? Ang mga anghel ba o ang mga tao? Ang mga, kasi usapin yan sa akida na mainam din na malaman natin. Kasi maraming, ano dyan eh, marami tayong makukuhang mga aral mula rito. Hindi para magyabang. Kapag malaman natin na superior pal tayo sa anghel, sabihin natin, ipagyayabang natin. O kaya pag nalaman natin mas mababa tayo sa anghel, ay malulungkot tayo. Hindi ganun. Bagus ay para mas maunawaan natin ating relihiyon. Inshallah. So tutuloy natin ito. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.